Magandang araw sa ating lahat. Ito may gagawin tayo, isang Christmas light na hindi umiilaw. Ayan, naisaksak na po natin siya sa power source. Tingnan po natin, hindi po siya umilaw. Inulit pa natin para masigurado natin kung ano yung sira. Ayan, hindi talaga siya umiilaw. Tapos, i-check muna natin kung ano ba talaga ang problema nito. Mag-visual checking tayo kung meron bang naputol na wire o kung ano-ano pa. So, nag-check tayo mula sa plug. Ayan, meron tayong nakita na naputol na wire o natanggal na wire mula dito sa kanyang controller. So, ang gagawin natin dito ay hanapin at ibabalik natin yung connection ng wire na ito doon sa circuit board sa loob ng controller. Ito na, nabuksan na natin itong controller ng ating Christmas light. Dito ay tinitingnan natin maigi kung saan nga ba banda natanggal yung wire na iyon para maikabit natin siya kaagad. Pero parang medyo mahirap dahil wala po tayong makita na bakas na natanggalan ng wire. So, ang gagawin natin dito ay mapipilitan tayo gumamit ng continuity tester. Yan. Gamit tayo ng continuity tester, bali gagawin natin dahil yung wire naman na natanggal ay mula dito sa plug. So, i-check natin yung continuity ng extension outlet ng Christmas light na ito mula dito sa plug. Yan. I-check natin yung continuity. Kasi alam natin na ang extension outlet na ito ay merong direktang connection doon sa plug. So, bali, ilagay natin ang isang test prod doon sa isang terminal ng extension outlet. Tapos, i-check natin yung kanyang continuity mula dito sa plug. Ayan, di po umilaw. Ito dito, hindi rin umilaw. Bakit ganon? Dapat ay iilaw yan. Sige. So, ilipat natin dito. Check natin ulit mula sa plug. Ayun, umilaw. So, ibig sabihin, itong terminal ng plug na ito at saka yung terminal ng extension outlet ng Christmas light, sila po yung magkadugtong. Ngayon, ang gagawin natin dito ay i-check yung continuity mula sa extension outlet papunta sa circuit board. Ayan. Meron po tayong nakita na umilaw yung ating continuity tester. Ibig sabihin, sila po ay magkadugtong. Okay? Medyo pasensya na, hindi masyadong kita, no? At least nasusundan ninyo dahil sinasabi ko naman kung ano po yung ginagawa ko. So, na-check na natin yung continuity nung extension outlet mula sa plug at saka sa circuit board. Ngayon, ang hahanapin natin ay ang continuity naman. Okay? Ng wire na ito mula sa plug. Okay? Sige. Check natin yan. Gamit pa rin ang ating continuity tester. Yan. Meron pa rin siyang continuity dito. Ayan. So, ibig sabihin, sila po ay magkadugtong at saka ito. So, dalawang parte ng circuit board yung may connection. Ah, kaya pala dahil sa jumper na ito. Okay. So, okay po yon. So, bali, ang hahanapin natin ay yung connection ng isang terminal ng extension outlet. Ito dito. Nilagay na natin yung isang test prod doon sa isang terminal ng extension outlet. Bali, hanapin natin yung kanyang kadugtong. Wala. Tayong nakita na umilaw.
Dito wala din. Oh, parang nagkaroon ng ilaw nun ah. Okay, i-check lang natin sinigs. Teka, yan ang mahirap. Hindi masyado ano kita. Ayun. Balik natin. Pasensya na kayo ha. Sige, ulitin natin yung pag-check ng continuity. Yan, ilagay natin doon para hindi tayo mahirapan. Okay, check natin mula dito. Walang ilaw. Hindi umilaw yung continuity tester dito. Okay, so dito umilaw siya. So ibig sabihin, sila po yung magkadugtong nung extension outlet. Okay, so bale, dyan po natin ikakabit yung wire na naputol mula sa plug. Yan, o natanggal na wire mula dito sa plug. Ayan, so saan na ba yun? Ito, bale, gagawin natin dito, yan po ay ibabalik natin o ikukonekta natin dyan. Kukonekta natin dyan sa pamamagitan ng paghihinang. Okay? Sige. Ayan, nailapag na po natin yung circuit board. Maghihinang na po tayo. Una ay lagyan po natin ng soldering lead yung wire. Ang purpose po niyan ay para po hindi tayo mahirapan sa pagkonekta o sa pagdugtong doon sa circuit board. Dahil meron na siyang hinang, yung wire ay meron ng hinang, gagawin natin dyan ay iinitin na lang po natin yung wire para po siya madugtong doon sa circuit board. Ayan, nahinang na po natin yung wire doon sa circuit board. Teka, hindi masyadong focus. Ayan. Ayan po. Naikonekta na po natin yung wire na nakita natin na natanggal kanina. So, sunod na gagawin natin dito ay i-check natin ulit yung continuity mula sa plug papunta doon sa kanyang extension outlet. Gagamit pa rin tayo ng continuity tester. Ilagay ang isang test rod doon sa isang terminal sa extension outlet ng Christmas light. Tapos yung isa namang test rod ay ilagay natin sa isang terminal ng plug. Ayan, umilaw. Ibig sabihin sila po ay magkadugtong. Ngayon, ilipat natin ang isang test rod doon sa isang terminal ng extension outlet. Tapos, ilagay natin ang test rod sa isa pang terminal ng plug. So, pansin natin, medyo mahina yung ilaw, ano? Hindi po yun ang terminal na dapat natin paglagyan. Ayan, ito po yung kadugtong nung extension outlet. So, ibig sabihin, okay na po yun. Gawin natin dito ay i-plug in natin itong Christmas lights at saka tingnan natin kung ito ba ay gagana na. Okay, ayusin ko lang yung camera para makita ninyo na talaga pina-plug in natin siya sa power source. Ayan. Testing natin kung iilaw na ba ang ating Christmas lights. Ayun, umilaw na yung ating Christmas light. So, okay na yan. I-testing pa natin siya ulit. I-plug in natin doon sa isang saksakan. Ayun, umilaw din yung ating Christmas light. So, ang gagawin natin dito ay ibabalik po natin yung control board doon sa kanyang housing o casing. Tapos, mag-final testing tayo. Ayan, ibabalik na po natin yung circuit board doon sa kanyang casing. Dito, yan. Siguraduhin natin na andyan pa rin yung pindutan para yan sa sequencing ng light. Kung anong sequence ang gusto natin makita doon sa LED lightings ng ating Christmas light. Yan. Yun.
Tapos, check natin kung gumagana siya, kung pipindutin yung kanyang controller. Ayan, okay naman po yun. Tapos, ibalik natin na ang kanyang cover para matapos na ito. So, napansin ko lang, parang hindi matibay kung hindi natin ito lalagyan ng stick glue. So, lagyan muna natin yan ng stick glue o glue stick para hindi siya kaagad matanggal yung mga wire na yan. Lagyan lang natin dyan ng glue stick. Okay? Sige. Ayan na po. Nalagyan na po natin siya ng glue stick. Tingnan ninyo. Ayan. Purpose po niyan ay para mas matibay yung kapit ng wire at saka hindi ka agad matanggal. Dahil naka-stick glue na yan, balik na natin yung kanyang cover. Tapos, itesting na natin siya ng final. So, dahan-dahan lang para hindi naman natin masira yung ating ginawa. Yun. So, okay na po yung kapit ng wire dyan. Saan ba yung cover? Ayan. Babalik na natin itong cover. Tapos, mag-final testing na tayo. Yun. Sige. Okay. Ayan. Naibalik na natin yung kanyang cover. So, ngayon, final testing natin. Plug in natin ito doon sa power source. Teka. Ayan. Umilaw na. Plug in natin ng mabuti. Yun. Umilaw na siya. Tapos, itry natin kung gumagana ba yung controller. Pindot tayo. Ayun. Okay na. Okay na itong ating ginawa na pag-repair ng Christmas light. Sana po ay meron kayong natutunan sa video tutorial na ito. Hanggang sa muli, maraming salamat po.